Sa tingin niyo po, sinong mas masaya? Yung taong umakyat ng bundok, naghirap, nagpawis? O yung taong nakaakyat ng bundok, nakasakay ng sasakyan? Sinong mas maka-appreciate nung tanawin sa bundok? Yung naghirap o yung nagmadali? Hindi po ba yung naghirap sa paglalakbay niya? You can never appreciate the top unless you make the journey. Remember that. Ang ating mahal na Panginoon, pwede naman po siyang lumipad para makarating sa tuktok ng bundok. Pwede naman siyang mag-teleport. Meron siyang kapangyarihan na lumitaw sa kung saan man gusto niya. Diyos siya . Pero bakit si Jesus naglakbay mula sa paanan ng bundok papanik sa tuktok? Ito pong lugar kung saan siya nag-iba ng itsura. Itong lugar na tinatawag nating Mount Tabor, napakataas po ng bundok na ito. Bakit nagpagod pa ang ating Panginoon para umakyat doon sa bundok na iyon? Dahil meron siyang gustong sabihin sa atin na ang ating buhay ay isang paglalakbay. At ang paglalakbay mismo ay napakahalaga. Ang bawat hakbang mo makahulugan. Yung iyong buong paglalakbay, ito dapat ay isang karanasan ng tuwa at saya. Kaya nga po, kahit na pagod siya, nakita nyo, nagliwanag daw ang ating Panginoon. Nakita ang ilaw, ang ningning mismo sa kanyang suot. Minsan kasi sa ating mga tao, ang inaasam natin yung katapusan yung ending. Sino ba ang hindi gusto na matapos ang kanilang problema? Pero ano yung halaga nung katapusan kung hindi ka dumaan, kung wala kang pinaghirapan? Nagiging masarap, nagiging matamis yung katapusan, yung tuktok, dahil alam mo, naglakbay ka. Dahil alam mo, naghirap ka. Dahil alam mo, pinagpawisan mo. Pinapaalala ng ating Panginoon na wag lang natin hanapin at ipanalangin ang katapusan, ang tuktok ng ating buhay. But may we appreciate the journey. Because happiness does not only happen at the top. Happiness happens in each and every step. In each and every breath. In each and every struggle and effort. Bakit ba pagkatapos sa pag-aaral ng isang bata, bibigyan ng diploma, sinasabit po natin, papel lang naman yun Di po ba? Tapos, papaframe pa natin, ang ganda-ganda ng frame. Papel lang yun. Pero anong mararamdaman nung natapos, kung sasabihin mo sa kanya yun, papel lang yan. Panilalagyan mo ng frame, magdadamdam siya, masasaktan siya. Kasi para sa kanya, hindi lang papel iyon. Yun ay bunga ng ilang gabi ng pag-aaral, paghihirap, pagsasakripisyo, ng gutom, ng pagtitiis na hindi lumabas, maglakwat siya. Yun ay tanda ng kanyang paghihirap. Yes, masaya siya na natapos siya. Pero kung hindi siya dumaan dun sa proseso, dun sa paglalakbay, ano pong halaga nun? Anong kwenta nun? It is about the journey and not all about the ending. Meron nga pong kasabihan sa Latin, ang mga Romano, ang salita amor fati, sabi po nila. Anong ibig sabihin nun? Love faith. Mahalin mo ang iyong kalagayan. Isa daw po ito sa sekreto ng masayang buhay, pinagpalang buhay. Yung kahit na ano yung nararanasan mo, sabihin mo, mahal ko to, I love this. Meron kang struggle, sabihin mo, I love this, amor fati. Kasi, ano man yung kalagayan natin dito, tandaan niyo po ito. Tayo ay inilagay ng Diyos dyan. You are supposed to be there because God put you there for a reason. Tandaan mo, merong dahilan kung bakit nilagay ka ng Diyos dyan. Kailangan mo lang magtiis, kailangan mo lang mag-struggle, kailangan mo lang umakyat ng umakyat. Pag nakalampas ka na dyan, and you look back, magbabalik tanaw ka,
yan yung nakakapagbigay ng tuwa at saya sa'yo. Kasi sasabihin mo, salamat sa Diyos na lampasan ko yun. There is a greater appreciation of these problems because you have overcome them. Kamukha po ng tuwa at saya ng isang tao na siya ay nagkaroon na sasakyan. Pinag-ipunan niya yan. No? Mamahalin niya yung sasakyan na yun kasi talagang naghirap siya. Pinag-ipunan niya. Kesa po sa isang bata, bigyan mo ng iPad. Hindi niya pinaghirapan. Anong ginagawa ng mga bata? Tinatapon lang. Nababasag. Ganyan ang buhay. Kung gusto mong maging masaya ka sa buhay, kailangan paghirapan mo. Kailangan daanan mo. Huwag mong pagmadalian. Mas matamis, mas masarap ang katapusan kung alam mo, nalampasan mo ang lahat ng pagsubok. Kung nga si Jesus umakyat, nagpawis, naghirap, sino ka ba para kunin mo yung shortcut pataas? Happiness is not the ending, happiness is the journey. Ang tagumpay, ang saya ay ang ating paglalakbay sa buhay.